Buting-ting ay nasa 50 plus na siya. So at dito ang ating 60 yan. So, ayan, ito yung 50, 60, 70, 80, 90, 100. So by 10, magandang araw sa inyo mga kabuting-ting. Kamusta po kayo? At nandito na naman ako. Siyempre, gagawa na naman ako ng isang video at para ma-share ko sa inyo. Ang gagawin natin video ngayon ay paano ba mag-charge or magkarga ng ating gas sa ating mga aircon. So ngayon may kakargaan akong gas, hindi na malamig yung aircon at nagyayelo na yung low pressure niya or yung tinatawag nilang return or balik. So, ipapakita ko sa inyo dito yung kakargaan nating aircon. So, 2.5 horsepower po siya. So, medyo malaki. Titignan natin gaano karami ang kulang ng gas. So ayan ang kakargaan natin, no. Ayan. Yun. Yan. So, 2.5 po yan. 2.5 horsepower. So, ayan ang kakargaan natin. So, ano ba ang mga kailangan natin gamitin sa pagkakarga, no? So, ang kailangan lang po natin gamit ay manifold gauge. Yan, o tinatawag natin gas meter. Siyempre, yung gas na para sa aircon na kakarga natin. Ang gas nga pa nito ay R22. Ang kailangan lang natin ay isang manifold gauge, no? So, may dala ako dito ng manifold gauge. Yan. At may dala din akong gas na R22. So, kailangan din natin yung ammeter, no? Kaso, kalammeter, kaso nakalimutan ko. So, ngayon, ang gagawin natin dito ay kakarga tayo ng gas na hindi ako gagamit ng kalammeter. Kung wala kayong kalammeter, ang gagawin lang natin ay dahan-dahan sa pagkarga or pagpasok ng gas. So, huwag natin biglain, no? Kasi hindi natin makikita yung amperahe ng ating aircon. So baka hindi natin alam karga tayo ng karga ng gas natin yung reading ng ating manifold gauge napakababa pero ang amperahe ng ating aircon ng compressor napakataas na. So kaya kailangan sa tuwing magkakarga tayo ng ating aircon kailangan din natin ng ammeter or clammeter. So kailangan combine yan, dalawa na yan, diba? Para kung sakali man na karga tayo ng karga na hindi pumapasok, karga tayo ng karga, ang dami natin kinakarga, pero yung basa ng ating manifold gauge ay napakababa, tapos yung amperahe ng compressor natin ay napakataas na, so mag-high ampere na siya. So pag tagal-tagal yun, pasok tayo ng pasok ng gas, overcharge na pala tayo, no, overcharge na. Pero sa reading ng ating manifold gauge napakababa. So doon natin malalaman yun doon sa ating clammeter. So pag overcharge na tayo na hindi natin mabasa sa manifold gauge, so doon natin makikita, no? Doon natin makikita yun sa clammeter. Kaso problema mga kabuting-ting, nakalimutan yung ammeter. So kaya ngayon ang gagawin ko ay unti-unti ko siyang kakargahan, dahan-dahan lang. So doon pa lang makikita natin 'yon. So dahan-dahan kung umaangat siya or sa dahan-dahan ng pagkakarga natin hindi pa umaangat. So sa unti-unting karga natin, so matatantiyan na natin 'yon kung pumapasok ba o okay yung ating circulation ng gas. So ngayon kargahan na natin mga kabuting-ting. So yan mga kabuting-ting, nandito na tayo sa kakargaan nating aircon. So ito yung aircon na kakargaan natin. So ilang horsepower siya? 2.5 horsepower. Kulang na ang gas niya. So kaya kargaan natin, no. Ito makikita niyo mga kabuting-ting. Ang low side, ang high side niya ay nagyayelo na. So bagong start pa lang yan at nagyayelo na agad. So pag ganyan, ibig sabihin niya na ay kulang na sa gas. So kaya kailangan natin siyang kargaan. So check natin kung ilan ang gas niya ngayon.
ting-ting ngayon. Lalagay natin yung manifold gears natin. Lagay natin dito. Lagay natin sa low side. O sa low picture. So, tignan natin kung ilan ang karga niya, mga kapatid. So, yan. Makikita natin dito ng mga puting-ting yung karga niya ay kulang nga. So, ang gamit ko nga palang manifold gauge ay pang 410 na. So, kaya medyo mababa ang basa niya. No? So, dyan makikita nyo ay ang karga niya ay 10, 20, 30 PS ay lang ang karga niya. So, kulang nga talaga ang gas niya. So, ngayon, ituro ko sa inyo kung paano ang pagkakarga ng gas. No? Sandali lang. Ting-ting. So, nilagay ko na yung ating yellow na hose sa ating sa gas. Inopen ko na rin yung gas natin. At ang huwag natin kakalimutan, no? Bago tayo magpasok ng gas, ay pasingawin muna natin kahit konti. So, yun. So, napasingaw na natin. So, ang karga lang natin dito, no, mga kaputing-ting, tingnan nyo. 10, 20, 30 lang, no. So, wala pang 30 ang karga niya, mga kaputing-ting. So, yan, makikita nyo. So, 10, 20, 30 lang, no. Kasi 40 yon, 50. Yan. So, pang 410 kasi itong manifold gears na dala ko, kaya medyo mababa, no, mataas ang PSI nito hanggang 350 PSI. So ngayon kargaan na natin, no, so nasa 30 PSI lang tayo, mga kabuting-ting. So malaki-laki nga ang kulang nito at 2.5 to, kaya maraming gas ang kailangan natin sa pack. So ngayon kargaan na natin, no. So sa pagkakarga po, kabuting-ting, tandaan nyo na wag natin laging persahin, no. Dahan-dahan lang sa ating pagkarga. So ngayon kakargaan na natin at siyempre nakita nyo dito, di ba, yung high side natin ay nagyayelow. Yan. Atan nyo. So kargaan natin. Yan, pinasukan ko na siya. Yan. So makikita dyan mamaya mawawala na yung yellow. So yun, gargaan ko. So umangat ng kahit konti lang, no. So may konti lang ang inangat niya. So kargaan ulit natin. So saka medyo mahaba nga pala itong piping nito, kaya maraming gas ang kailangan dito. So dyan makikita nyo nawawala na ang yelo. Mawawala na yan unti-unti. Yan. So, kargaan ulit natin, no. Kasi maraming nga ang kulang na gas. Yan. So, makikita nyo dyan yung high pressure natin. Yelo siya kanina. Mawawala yan unti-unti pag nakompleto na yung gas. So, nakikita nyo nawawala na yung pinaka-yelo niya. So ngayon, tingnan natin yung karga niya kung ilan. So ang karga niya ay nasa 50 na. So malapit sa 50. So ngayon, obserbahan natin yan. So nawala na ang yellow, mga. Yan. So dito, ang karga niya ay 50 lang, no? 50 PSI. Tingnan natin yung balik, malamig na. Kanina malamig naman na ang balik at ang high pressure. So ito pag ganyang kalayo, mga kaputing-ting, pag ganyang malaki at malayo ang piping niya, ay kailangan masa 60. 60 ang kinakarga ko pag ganyan. So kargaan ko ulit, mga kaputing-ting. Yan. So unti-unti lang ang ating karga. Kasi pagka sumobra, masasayang lang, itatapon natin, hindi pwede sobra at baka mag high ampere yung oppressor natin. So 50 pa rin ang karga. So nakita nyo dito, ma, so nawala na ang yellow niya. So ibig sabihin niyan,
okay na ang ating gas. So nakakabuga na siya ng maayos yung high side natin. So, mag-ano lang tayo dito, mag-focus na lang tayo sa ating manifold gauge. So yan. So ngayon mga kaputingting, 50 pa rin ang karga niya. So ngayon pasukan pa ulit natin. Subukan lang natin hanggat ma-reach niya ang 60. So ngayon sa nasa ayan, kung makikita niyo diyan, kaputingting ay nasa 50 plus na siya. So at dito ang ating 60 yan. So, ayan, 60 ito yung 50. 60 70 80 90 100. So by 10 ang ating bilang dito sa taas, at ito sa baba naman ay 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. So ganun po ang bilang niya mga kaputingting. So ngayon ang karga natin ngayon ay wala pang 55, no? So kaya kargaan natin. So medyo wala nang naman yung gas ko. Kaya nasa 100 PSI na lang pagka nagpapasok ako. So 55 ang karga natin mga kaputingting, ano? 55. Yan. 55. Pero dapat kailangan natin ng ammeter. Ang problema ay nakalimutan ko yung ammeter. So sa susunod na video mga kaputingting, magkakarga ako ng aircon, nagagamit tayo ay ng clamp meter. Ayan, so makikita nyo. So ngayon, nasa 55 pa rin tayo. Dagdagan natin. So ngayon, ayan, dagdagan natin, no. So ayan, patayin natin. So ayan. So ngayon, asa 50, wala pa siyang 60. Yan, nakita nyo, tapat natin na mabuti ha. So yan, 50, 55, 60. So nasa 60 PSI na tayo, mga butingting. So obserba na lang natin niya hanggang mamaya kung magiging, kung tataas pa siya or bababa. Kasi meron mga aircon na akala mo sa unang charge natin ay okay na. Pero mamaya-maya makikita mo aangat, minsan bababa. So ngayon tingnan natin yung altitude. Yung nagye-yellow kanina. So yan, nakabuting-ting, nakita niyo na wala na yung yellow at puro moist na lang. Malamig na. Ayan. So tingnan natin yung karga ngayon, makabuting-ting. So makita niyo diyan yung karga natin ay wala pa sa 60. So wala pa sa 60. Yan, wala pa sa 60 ang ating karga. Nasa 55 pa lang o 58. So bumaba pa, no. So obserbahan natin hanggang mamaya, mga 5 to 10 minutes. Obserbahan natin mo, makabuting-ting. So tingnan muna natin yung loob. So diyan makabuting, diyan pumasok ang ating piping, no. Yung aircon na kinakarga natin. So tingnan niyo gaano kalayo. Sumulan doon sa dulo. So aakat pa yan o papasok pa sa loob ng kesame at doon lalabas sa harapan. So makita nyo gano'ng kalayo. At dyan lalabas sa taas nyan yung piping natin at bababa dyan sa ating indoor. So yan yung aircon na kinakarga natin ngayon mga kaputingting. So 2.5 horsepower po yan. Yan. So tina-check natin kung malamig na ang hangin nya. So yan mga kaputingting, ano, ang karga niya ay 60 pa rin, 60. So kanina di ba 55 lang, ngayon 60, so umangat siya ng konti. So pinakita ko sa inyo kanina kung gaano kalayo yung piping niya, no. So halos 10 meters na siya, no, ang layo na. Kaya sa ganyan, pwede akong kumarga na hanggang 65. So pero ngayon, hindi ko siya kakarga na 65. Hanggang 60 lang ako. Kargaan ko lang siya ng hanggang 60, mga kaputingting. So diyan makita natin ng mga kaputingting.
60 ang ating karga. No, kasi makatanig yan. Yun ang 50, 55, tapos 60. So 60 po ang ating karga, mga kaputingting. Yan. So pwede akong kumarga na hanggang 65. Kasi malayo naman ang piping natin. So yan. Dinagdagan natin, no. Yan. Yan, so almost 62 or 63 na yan, mga kaputingting. So dagdagan pa rin natin hanggang 65. So yan, so obserba na lang natin, mga kaputingting, kung tataas ang ating gauge span, no. Yan, malapit na sa 63 or 64 na to, mga kaputingting. No, kasi 65 na yan, 70, 80, 90, 100. Yan. So mataas kasi itong reading ng multiple gauge ng talako, kasi pang 1410 to. So obserba na lang natin hanggang mamaya, no, mga kaputingting. So tingnan natin yung high side saka low side nya. Yan, so malamig na siya, no, mga kaputingting. So mamaya na lang, mga kaputingting, ha. So punta tayo sa harapan. Check natin ulit yung buga niya kung malamig na. So yan, mga kaputingting. So nandito ulit tayo sa loob para check natin yung lamig ng aircon. So yan, malamig na siya. Okay na yung lamig niya kasi nakarga na natin siya ng 60. So check natin yung piping. Yan. So yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo, mga kaputingting, yung nilakad ng piping ng aircon natin. So yan, dumaan dyan, pumasok doon, pumasok ulit doon sa kesame. Yan. So bumalik ulit dyan sa ating ano. So napakalayo ng ating piping, ng mga kaputingting, kaya alalay tayo sa karga. So, balik ulit tayo dito sa likod, check natin yung gas, no. So yun ang kinakarga nating aircon, mga kaputingting. IPAM brand nya, 2.5 horsepower sya, no. So single phase lang sya. Yan. So akit tayo, tingnan natin yung gas. So kanina yung gas natin, mga kaputingting, is 50 lang sya, no. Ang ngayon ay 65 na sya, mga kaputingting. Yan. So okay na tong gas natin, no. Obserbahan na lang natin to hanggang mamaya kung tataas pa, pero okay na to. 65 o wala pa 65, 64 na lang siguro. Nakita nyo ba? Yan. Yan, wala pa 65, no, wala pa 65. Okay na yan, mga kaputingting. So yan, so galing na rin tayo sa loob kanina, malamig na rin yung aircon. So malamig na yung buga. Okay na yung pagkakarga. So, so yan, mga kaputingting, siguro hanggang dito na lang yung video ko. At sana ay may natutunan kayo paano magkarga ng ating gas sa ating mga aircon. So ito, ang gas ng aircon na yan, kaya nagkulang sa gas yan, 100% na may leaking yan, mga kaputingting. So ngayon, kinargahan ko para obserbahan ko na gaano katagal mawala yung gas, no. Kaya tingnan natin kung ilang araw o ilang linggo. Pag ito ay sa loob ng ilang araw o tatlong araw ay nawala na naman ulit ang gas, so ibig sabihin nito, meron siyang leaking na nanggagaling sa ating high pressure. Pero pag ito ay umabot ng mga ilang buwan, 3 months, 2 months, or 1 month, so ibig sabihin nito ay nanggagaling ang leaking sa low side natin or sa evaporator natin.
So yan, kung sakaling ganun na mangyayari, hahanapin natin kung saan nanggagaling yung leak niya. Tandaan nyo, no, mga butingting, sa pagkakarga ng gas, huwag nating madaliin at huwag nating pirasahin ng pagkakarga. Unti-unti lang ang ating karga, kasi pag sumubra tayo ng karga ay sayang, itatapon natin yung gas kasi hindi pwedeng sobra sa ating aircon at mag-high amper siya. Hanggang dito na lang ang ating video, mga kabutingting, at maraming salamat sa inyo at sana may natutunan po kayo sa aking simpleng video. At maraming maraming salamat, ingat po kayo palagi. At syempre, kung bago para sa aking channel, welcome ka po sa aking YouTube channel. So, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, like and share. Siyempre, click nyo na rin ang notification bell dyan para kung mag-upload po ako ng mga video, ay updated po kayo. So, maraming salamat po sa inyo at God bless. Ingat po kayo palagi.